kaharian ng langit ay may tutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humalap ng magagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapupuntan niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng magikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-ikalabindalawa ng tanghali at ng mag-ikatlo ng hapon. At sa ganoon din ang ginawa niya. Nang mag-ikalima ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo rito sa buong maghapon?" "Si Boy wala mabigay sa amin ng trabaho." "Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho kayo sa aking ubasan." Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." "Halay na kayo at bibigyan ko na kayo ng tag-iisang pilak kapalit ng inyong trabaho sa ubasan." Ang mga nagsimula ng mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-iisang salaping pilak. Nagreklamo ang mga nagtrabaho sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "Ang gumawa ang mga huling dumating. Samantalang buong hapon kami nagtrabaho at nagtiis na nakakapaso init ng araw." "Papare-pareho ang mga upa namin." Sumagot ang may-ari, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba?